Araw-araw na laman ng balita ang napakalaking problema na dulot ng pagkagumon sa droga sa ating bansa. Taon-taon parami ng parami at walang pinipiling estado sa buhay ang mga gumagamit nito. Dahil dito, ang gobyerno ay nagtalaga ng isang ahensya na mamamahala sa paglaban at pagsugpo ng pagkalat ng ilegal na droga sa bansa. Ito ay ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa ngayon, ang Republic Act 9165 o ang The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nagsisilbing backbone ng Philippine Drugs Enforcement System na naglalatag ng mas konkretong aksyon para sa National Anti-Drug Campaign at nagbibigay ng mas mabigat na kaparusahan sa mga lumalabag. Ang nasabing batas ay nagreorganisa sa Philippine Drug Law Enforcement System. Layunin ng ahensya na maging isang propesyonal, mabisa at respetadong ahensya na naglilingkod sa bansa kung saan ang pangunahing misyon nito ay manguna sa pagpapatupad ng anti-drug at magsilbi bilang lead agency ng Dangerous Drug Board. Kaya naman, approved na approved sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. Philippine Drug Enforcement Agency. Today, sa approve, kasama natin si Director Gladys Rosales, Director of Plan and Operations Service for the Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang hapon sa'yo, ma'am. Magandang hapon naman, Elaine, at sa lahat ng tagapanood ng approve. Kamusta po kayo? Okay naman po. Okay. Kanina doon sa ating short video, nabanggit yung RA 9165, which is the, anong tawag natin doon sa batas na yun? Ito po yung ating Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Ano ang relevance nito sa PDEA? Ang PDEA po ay naitatag sa bisa ng Republic Act 9165, okay, or ang tinatawag nating Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. So ito po ay nagkaroon ng bisa noong July 4, 2002. Mm-hmm. So we are already 10 years old. Oy, congratulations! 10 years old na. Yes. Okay. At bukod sa PDEA, nandyan din ang Dangerous Drugs Board. Yeah, okay. Opo. Ano opo naman ang relevance ng Dangerous Drugs Board to the PDEA or vice versa? Mm-hmm. Ang Republic Act 9165, nireorganize niya yung ating Philippine Drug Law Enforcement System. Okay. So, meron tayong Dangerous Drugs Board as the policy making. Okay. So, sila ang gumagawa ng ating mga programa, mga regulasyon. Mm-hmm. Ang PDEA naman po, ito yung nag-i-implement, okay, whatever the Dangerous Drugs Board will issued regulation. So kami po ang implementing arm ng, okay, Dangerous Drugs Board. Alright. As in our constitution, ito ay impluensyado ng constitution ng ibang bansa, kino-custom fit lang natin sa atin. Sa Estados Unidos, merong DEA, Drug Enforcement Agency. Dito naman sa atin, PDEA. Mm-hmm. Meron ba silang similarity? Meron po tayong similarity. In fact, ang PDEA is patterned after the U.S. Drug Enforcement Agency. DEA, yes. So, ang PDEA po ay created to be the lead agency on the government's anti-drug campaign. Okay. So, upon creation po ng PDEA, the anti-drug law of various law enforcement agencies, katulad po ng dating PNP Narcotics Group, yung PNP Anti-Illegal Drug Office, and yung Bureau of Customs Anti-Drug Unit, lahat po ito ay na-abolished, okay, when PDEA was created. Okay. So PDEA na yung humahawak anything and everything to do with illegal drugs. Apo. Nasa kamay na ng PDEA. Mm-hmm. Okay. So PDEA, is PDEA a stand-alone agency o ang mga ahente nyo ba ay galing din? Meron din ba kayong ahente sa Bureau of Customs na galing doon? Meron din ba kayong ahente galing sa NBI, sa PNP? San galing ang personnel ng PDEA? Okay. Anong create po ang PDEA in 2002, hindi naman po kasamang na-approve ang plantilla position ng agency. Okay. So during that time, binigyan po ang PDEA ng 5-year transition period. Okay. So during that time po, ang tao ng PDEA came from PNP, from NBI, and BOC. Okay. But that's within the 5 years. Yes, for 5 years. Opo. Okay. So after, in 2007, the Department of Budget and Management approved the plantilla of PDEA. Okay. So meron na po tayong organic personnel. Okay. So nag-start po ang aming hiring in 2007.
up to this day, okay. Nagpatuloy po kaming tumatanggap ng mga agents. Okay. Ang amin pong agents, meron kaming PIDEA Academy. Uh-huh. So, tinitrain sila doon for 6 months after passing the rigid screening process. Uh-huh. And then, paglabas nila sa aming academy after 6 months, doon namin sila i-deploy, okay. In various parts of the country. Okay. To conduct anti-drug operations. Okay. Ngayon kasi mayroong mga gusto sanang makilahok sa inyong programa, no? Baka uh-huh. pwede mong sabihin, Director Gladys, kung ano-ano mga hinahanap ninyong basic qualifications para makapag-enroll sila doon sa inyong PIDEA Academy. Kailangan po college graduate, okay. with eligibility. Okay. Pag sinabi natin eligibility, yung una o yung pangalawang eligibility? Second level po. Second level. Okay. Uh-huh. And then? So, pag mag-submit sila ng application to our office, and then they have to undergo test, examination. Okay. Pag naipasan po nila yung exam, they have to have in-neuro examination. Mm-hmm. Meron silang agility test. Mm-hmm. And medical exam. Okay. Nabanggit mo kasi agility, no? Mm-hmm. Meron bang required age? 35 years old. Up to 35 years yes, old. So, pag nag-36 ka, huwag ka na muna mag-apply. Pwede naman, pero mm-hmm. hindi na as agent. Okay. Pwedeng technical kung lawyer ka, kung chemist ka, or pharmacist. Okay. Or pwede naman sa administrative position. Okay. Babae o lalaki ang preferred ninyo? Wala po kaming ano, as long as they are qualified. Okay, all right. Now, you are, of course, with PIDEA, no? What does it take for a person to survive and to like what she does? Para magustuhan mo yung ginagawa mo sa PIDEA, because as we know, hindi siya biro-birong trabaho, medyo ang danger dyan, mataas-taas ng konti, kasi ang mga kalaban natin dyan, may pera, at mm-hmm. Alam nating will stop at almost nothing. So, what does it take for a person, especially a woman like you, mm-hmm. to stay at PIDEA and to do the job? Sa tingin ko po, personal opinion, dedication sa trabaho at pagmamahal talaga sa ating bansa. Sa ating bansa. Yes, okay. we already have so many agents who died in the line of service. Right. So talagang andoon pa rin yung aming mga kasama para magsilbi talaga sa bayan. Okay. Now, huling katanungan siguro, Director, no? Dati sabi mo yung within the 5-year transition period for PIDEA, yung agents ng NBI nasa inyo rin. So, ano ang scope ng inyong trabaho? Yung bang domestic illegal drug problems lang? Or yung kahit medyo lumampas na sa boundary natin, meron pa rin kayong hawak na kaso? Marami po tayong mga anti-drug operations that were conducted outside of the Philippines. Okay. Pero ang ating pong trabaho nag-start dito sa ating bansa, mm-hmm. lumabas. So, with our cooperation with our foreign counterparts, mm-hmm. Lumalabas din po tayo kung kinakailangan. So, this is really a global fight against illegal drugs. Yes. Siguro, Director, nasa iyong pagkakataon para mag-imbita doon sa ating magigiting na mga kalalakihan at kababaihan na gustong tumulong sa fight, no? Sabi mo nga, dire-diretso pa rin ang recruitment ninyo. Uh-huh. Imbitahan mo sila. Sige po, sa lahat po ng ating mga kababayan who are qualified with second level eligibility and 4-year graduate, pwede po kayong mag-apply sa PIDEA para maging ahente. Yan. Okay. Si Director Gladys Rosales, Director of Plan and Operation Service for Philippine Drug Enforcement Agency. Pagbabalik natin mga kaibigan, alamin natin iba't ibang kwento sa field at saka kung ano-ano yung mga programa ng PIDEA kung paano tayo makatutulong na linisin ang ating komunidad sa salot ng illegal droga. Ma'am, maraming salamat po sa iyo. Diyan ka po lamang. Okay. Magbabalik po ang approve mga kaibigan. Huwag kayo alis.